Welcome back mga kabayan! Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang nakakagulat na balita, isang malaking kontrobersya ang bumalot sa asawa ni Pangulong Kuting ng Norte na si Lizatana Smags. Ayon sa mga ulat, si Smags ay umano'y nasangkot sa paggamit ng illegal na gamot na kinikilala ng gobyerno na pulburon at pinagsasabay pa ito sa labis na pag-inom ng alak. Ang balitang ito ay lumabas matapos ang isang tip mula sa isang hindi pinangangala o pinapangalanang impormante na nagbigay ng detalye sa mga kinaukulan tungkol sa di umano'y maling gawain ni Smags. Ang importante ay nagsabi na si Smags ay hindi lamang daw gumagamit ng pulburon kundi ring matinding lasinggero na labis na ikinagulat ng publiko. Ayon sa mga eksperto, ang pagsabay ng paggamit ng bushabs at labis na pag-inom ng alak ay nakakadelikado sa kasalugusan. Ang bushabs ay isang uri ng methamphetamine na nagdudulot ng matinding euphoria at alertness, samantalang ang labis na pag-inom ng alak maaaring magdulot ng depresyon at mga seryosong problema sa atay at iba pang bahagi ng katawan. Ang pagsasabay ng dalawang ito ay maaaring magdulot ng mas matinding komplikasyon at mga aksidente. Inaasahan na magkakaroon ng malalimang investigasyon ng mga otoridad ukol sa mga aligasyong ito. Si Smags sa kilalang personalidad at anumang pagkakasangkot sa illegal na bushabs at alak ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa reputasyon ni First Family ng bansa. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay Smags sa palasyo ukol sa isyong ito. Ang publiko ay naghihintay ng paglilinaw mula sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Tungkol sa mga aligasyon, ayon sa ilang mga taga-subaybay, ang isyong ito ay maaaring magdulot ng malaking dagok sa administrasyon lalo na't ang kampanya laban sa bushabs at pagkakaroon ng maayos na pamumuhay ay isa sa mga pangunahing plataforma ng gobyerno. Ang mga susunod na araw ay magiging mahalaga para sa pamahalaan at kay Smags upang linawin ang mga isyong ito at matugunan ang mga pangangailangan sa publiko para sa katotohanan at hustisya. Habang ang mga susunod na update sa balitang ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Yun ang ganun-ganun na lamang. Kayo naman, kahit naman ho, nasa isang lugar kayo, nasa isang pagtitipon kayo, naimbitahan kayo sa birthday party, pagka meron kayong nakitang kahit juice lang yan, hindi nyo pwedeng abutin, hindi nyo pwedeng inumin. So, kaso ang problema ho dito kay Lisa Araneta Marcos, habang linalagok niya, kasi sinasabi niya meron pa daw nangyaring conversation between Lisa at saka dito kay Cheese. Nag-usap pa daw sila yung parang ang dating kinuha niya yung alak, tapos binwisit niya pa itong si Cheese Escudero, sinabihan niya na di naman malamig yung ano mo, yung champagne mo, tapos binalik niya. Wala naman ho tayong nakitang pag-uusap nila habang linalagok niya yung alak nitong si ano, nitong si Cheese Escudero. Kaya doon ho lumabas yung isang angulo na talagang itong pamilya na to, meron ho talagang pagkasinungaling. Kumbaga, yung kasinungalingan dyan sa Malacanang, ginagawa ho nilang merienda. Ang dating parang, yung video pa ang sinungaling at totoo yung kanilang statement. Yun ho ang gusto nilang palabasin doon sa ilinabas na statement nitong si Lisa Araneta Marcos. Ang dating, yung mga nag-react na mga ordinaryong Pilipino dito sa issue na to, hindi ho sila marunong umintindi at hindi ho nila nakita kung ano ang tunay na nangyari doon sa video. Wala hong nangyaring pag-uusap. Pagpasok nyo sa bulwagan, nagtinginan, hablot kagad, wala na hong usap-usap. Ganun ho katindi ang ating First Lady. Kaya kung meron ho kayo natatanggap na mga batigos ngayon sa social media, kasalanan nyo ho yun.
Kasi hindi naman ho tayo makakapag-react kung wala ho tayong nakita. Kumentrya ko kayo diyan sa ano na yan, diyan sa mga punto de vista ng mga ensaymada vloggers kaugnay dito sa issue na to. Ang problema kasi sa inyo, pagka kayo binabanatan yung mga Duterte, sinasagot namin yung issue head on. Ganun yun. Sinasagot namin punto po punto pagka may binabato kayo sa mga Duterte. Ang problema sa inyo, pagka binato na yung mga principal nyo, binato na itong binanatan na yung si Lisa Araneta Marcos, umiiyak kayo. Imbis niya atakihin nyo yung sabagay, wala kasing lusot kahit anong gawin nyo, di ba? Kahit anong gawin yung paliwanag, hindi kakagatin ng ating mga kababayan. Kasi kitang-kita naman sa video na talaga nang hablot ng alak yung amo nyo. Yun ang problema doon. Kilala nyo naman ho, nakita nyo na sinasabi, huwag nyo nang palakihin yan. Anong hindi palakihin? Ah, mga dumalo, mga representante ng iba't ibang mga bansa, yung dumalo doon sa pagtitipo na yon. Hindi yung mga basta-basta nga individual, hindi naman yung mga kaibigan nila. Okay lang sana eh, kung mga amigat amigo nila yung kasama nila doon sa pagtitipo, tapos pinakitaan ng ganong klaseng asal nitong si Lisa Araneta Marcos. Okay lang yun, walang problema. Kaso mga kasama nyo doon, mga representante ng iba't ibang mga bansa eh, mga UN, mga iba-ibang bansa, tapos mapakitahan mo na hahablutin mo yung alak ng may alak, first lady ka. Hindi mo na binigyan ng kahit katiting na kahihiyan ng sarili mo. Huwag mong ganun. Ha? Huwag mong ganun. Simple lang naman yan. Sa susunod, bago pa mag-umpisa, painumin nyo na yan si Lisa. Huwag nyo nang hintayin makapunta doon sa pagtitipon. Dapat pagdating niya doon, talagang kargado na siya para hindi na siya nag-aatap ng alak. Pagdating niya doon sa bulwagan, unang hinanap niya alak. Hinanap niya doon karapata. Sa mga ensaymada, ano kayo, dapat sport kayo. Kasi kami, pagka merong issue kay VP Sara, binabanatan yung mga Duterte. Imagine yung ginawa ng kapulisan sa SMN ay talagang inaatakan namin yung issue heads on. Ah, kayo, anong ginagawa nyo? Pagka nasasaktan, pagka hindi nyo na kaya, nakikiusap kayo, natigilan na. Huwag ganun. Nasa gitna tayo ng issue, ganun. Pagka, ito ho kasi, hindi natin titigilan to. Yarin lamang gusto nyong ilis tong issue. Hindi yun sa polboronic, yung PIDEA leaks, yung lumalalag issue sa kriminalidad, pagtaas ng mga pangunahing bilihin, pagsadsad ng ekonomiya ng Pilipinas, puro ayuda ang ginagawa ng pamahalaan. Yarin lamang, linilihis nyo yung usapan doon sa mga mahalagang issue na dapat pag-usapan. Pag-usapan na lang natin ang pagiging hayok sa alak ng ating First Lady. Yarin lamang ilinilihis nyo. Kasi pagka nangyari, maraming mamumulat sa ating mga kababayan na una, ay ang ating First Lady, ang First Family, sino bang rinirepresenta ng First Lady? Siyempre yung buong pamilya ng First Family. Anong rinirepresenta ho nila? Anong nakikita ng ating mga kababayan? Una, napaka-arugante. Pangalawa, napakatakaw sa alak. Pangatlo, walang respeto. Sa ikatlo, sa pinakamataas na pwesto sa ating pamahalaan. Anong signal na isinisend doon sa ating mga kababayan? Ay, ganyan pala ang ating mga leader. Ay, ganyan pala ang asawa ng ating presidente. Napakawalang hiya pala ng mga namumuno. Ng asawa ng namumuno sa ating bansa ngayon. Diba? Kung itong babae na to, itong si Madam First Lady, kaya niya hong gawin yon. Dito sa, basically, kakilala niya lang itong si Jesus Cudero. Sabihin na natin kaibigan niya. Imagine ninyo na lang, mga kababayan, kung anong ginagawa ni Lisa Araneta Marcos dito kay Marcos Jr. pagka sila na lang dalawa. Siguro pagka umiinom yung itong si Marcos Jr., hablot lang siguro siya. Agay ko yan, agay yan. Ano kaya pa ba? Yung mga ensaymada vloggers, alam ko din naman kayo nanonood eh. Pero yung mga nanonood sa mga ensaymada vloggers na napunta sa PH Update, ano kaya pa? Sabihin nyo lang kung kaya pa. Si Ma'am Hanilet, yung partner ni Tatay Dix, hindi niya ginawa yan. At hindi nag-ipal sa pamahalaan yun. Kaya wala siyang issue sa ganyan. Wala kayong maiba to doon sa unang asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at doon sa partner niya si Ma'am Hanilet, no? Wala kayong maiba to, no? Kasi hindi yun mga epal. Hindi sila mahilig pumapel.
At yung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung sakaling gagawin man nila yon, eh hindi yun paihintulutan ni Tatay Dingong. Ibig sabihin, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kontrolado niya ang kanyang pamilya. Ang ating Pangulo ngayon, eh bahala na. Galaw, yung, kung sinong gustong gumalaw sa pamilya, eh yun, yung mga, yun ang ginagawa ng mga miyembro sa pamilya ng ating first family. Kita nyo, malungkot na ako itong si President. Ah, ito, advice ko sa iyo, madama. Bago ho kayo pumunta ng, ano, kung meron mga event dyan sa Malacanang, doon pa lang sa kwarto nyo, eh tumutoba na kayo. Inom na ho kayo. Para hindi ho kayo napaghahalata. Dito pa lang ho sa video na to, doon pa lang talagang pasayaw-sayaw na siya. Ayun na nga, comment react ko kayo dyan sa mga ano, dyan sa pakiusap ng mga NSI Mada vloggers na yan at ng mga trolls nitong si Lisa Araneta Marcos. Di ho talaga kinaya. As in, napakarami hong nakapanood dun sa panghablot nitong si Lisa. Ito ho, itong si Marbil, kayo ho, PNP Chief Marbil, ang maipapayo ko ho sa inyo, hindi ho habang buhay na Chief PNP ho kayo. Kitang-kita doon sa mga video na meron ho kayong linabag. Marami hong nasaktan. At hindi na ho naaayon sa batas yung ginawa niyong pambabalya, pagwasak sa mga ari-arian ng KOGC. At napakarami pang mga lapses na ginawa ng mga tropa niyo sa pagsiserve ng warad para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kahit ano pa hong ipaliwanag niyo, matatapos. Ito ha. Ano naman talaga eh, kitang-kita naman na itong si Marbile, aso yan ng Malacanang. O sino hindi aso. Nagpapaka-aso sa Malacanang. Pangit pa rin pakinggan. Nagpapakatuta sa Malacanang. Baka magalit eh. Yang si Marbile, eh talagang sumusunod sa mga utos ng Malacanang. Ayan. Ang sabi ho niya, hindi naman ho kami natatakot because this is a legal order. Legal order! Legal order ba na wasakin yung ari-arian, magsiserve lang kayo ng warad? Legal order ba na makipagbalyahan yung mga tropa nyo, isiserve lang yung warad kay Pastor Apollo Kibuloy? Legal order na magpapadala kayo ng bata-batal yung mga kapulisan para iserve yung isang warad o pares dito kay Pastor Apollo Kibuloy na hindi pa napatunayan yung mga aligasyon sa kanya sa korte? Legal order, okay, ibigay natin sa kanya yon. Hindi naman po illegal ang ginawa namin. Hindi illegal nang mag-serve ng warad. Kumatok kayo. Kung meron kayong talagang impormasyon na talagang merong ebidensya nandun si Pastor Apollo Kibuloy, pwede kayong makiusap na pumasok. Kasi nandyan si Pastor eh, meron kayong ebidensya na nandun. Pero sa iba't ibang mga lugar na pagmamayari ng KOGC, pinasok nyo. Meron ho ba kayong nahuling Pastor Apollo Kibuloy? Ang tanong, meron na ho kayong nahuling Mr. Apollo Kibuloy? Ayan. Meron. Wala. Ibig sabihin, wala kayong mga pinanghahawakang mabigat na katibayan nandoon sa mga ari-arian na yan, si Pastor Apollo Kibuloy. Kaso ang ginawa nyo, ipinilit nyo. So wala pa rin illegal doon yung paninira nyo ng mga ari-arian. Sabagay, pagkatapos naman ng administrasyon na to, eh yung mga kaso nyo, hindi pa tapos yan. Ito naman ang ginagawa namin sa mga taong fugitive of law. Yan po ang ine-expect ng mga tao sa amin. Yan ang ine-expect sa inyo. So normal na lang ngayon yan. Normal na lang ngayon. Hindi namin ine-expect yan sa inyo, sir. Ang taong bayan, kaya marami hong nagulat doon sa mga kalokohan na ginawa nyo doon. Marami hong nagulat. Nagpadala pa kayo ng anti-riot. Yung pinuntahan nyo doon, nagdarasal, hindi nagra-rally. Ha? Ang pinuntahan nyo ho doon sa mga ari-arian ng KOGC, eh hindi ho mga rallyista para magpadala kayo ng anti-riot. Okay? Hindi ho namin expect na gagawin ng kapulisan natin yon na lulusubin yung mga lugar na kung saan pinagdarasalan ng mga miyembro ng KOGC. Yung pagrespeto sa kanilang paniniwala, sa pagrespeto doon sa lugar ng kanilang pananalangin, eh hindi ho namin expect yon. Huwag nyo ho kaming pangunahan kung ano yung mga expectation namin sa gagawin ng mga pulis sa ating bansa. Unexpected ho lahat ng ginawa nyo doon, Chief PNP.
Ha? Itigil nyo ho yan. Masyado ho kayong assuming. Itigil nyo ho yan. Itigil nyo. Hindi kami nabibili. Walang nabibilin sa inyo. Hanapin nyo yung mga meron ng, yung mga convicted na. Yun, yung mga nasa layang convicted. Yun ang padalan nyo ng batabatalyon. Pero yung kay Pastor Apollo Quibuloy, hindi siya pinagtatanggol at hindi ho tayo membro. Pero rinirespeto ho natin ang paniniwala nila. Dahil yun ang nararapat. Magrespetuhan tayo. So yung ginawa nyo, sige, tingnan natin. Subukan yung gawin yan sa mga kababayan nating INC. O yung mga lusubin nyo yung mga mosque dyan sa Mindanao. Tingnan natin kung saan kayo dadamputin. Hindi nyo kayang gawin yun eh. Malakas lang ang loob nyo kasi ang administrasyon talagang dinidikdik yan si Pastor Apollo Quibuloy dahil kadikit yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Huwag na tayo maglukuhan dito. Huwag na tayo magplastikan dito. Yun ang totoo. Yun ang totoo doon. Commentary ako kayo dyan sa Asia na yan at dito sa bahagi ng video natin na to. Ipapanoorin na ho natin. Itong lap trip. Naging tala ka yan. Itong si Sir EB, yung si Ma'am Sas, at itong si Ma'am Joey kagabi dyan sa Joey Cruz YouTube channel. Supportahan din ho natin. Ito na ho mga kababayan. Alam mo, ganito ang nangyari ha. Okay, sige. Tatanggalin ko yung ano ko para malinaw, no? Ganito na naman kasi nangyari, madam. Okay? Mm-hmm. So, lalakad ka, madam, pasok ka, lakad-lakad, ganyan, lakad-lakad. Tapos, pagkalakad mo, lakad ganyan ka, chika-chika, pagharap mong ganyan, si Cheese, chup! So, paano mo pagkakasahin yung ano, no? Paano mo kakasahin? Hindi, wala nang intro-intro, lagong agad. Wala na, hindi naman nung sila nag-usap. Pagkapasok, alak na. Wow, ganun din ako sa'yo. May energy ka pa after standing. Smiley, all around. Eh, nahablot na. Nahablot na yun. Alam mo ba't sila nag-panic? Alam mo yung nirepost ko na ano ni MJ. Alam niyo kung ilan na yung viewers no? Alam niyo kung ilan na? Alam mo ano lang to ha, in just tapos ilang shares has. Hindi shares ito, ganito karami ang viewers sa papakita ko sa inyo. Since yesterday. Since yesterday. Saan to yung anong kay MJ? Yung kay MJ yung tinada ko. 5.7 million views in one day. Ang dami mo nun. Ang dami nun. Except for the motherland. 7.5 million. Except for the motherland. Yung post ni Ma'am MJ, ano apelido ni Ma'am? 5 million. 5.7. 5.7. Ah, ito. Ma'am J.K. Mbo. Ito. Yes. I-click mo yung video. Oh, 3M dito sa akin. Ay, 5.7 yung sa akin. So, ibig sabihin, meron... May ibang M sa akin eh, oo. So, malamang nga 5.7. May nag-hocus pocus. Oo. Kasi naka-outside ako ng hocus pocus eh. Kasi nakita ko, may nag-hocus pocus ha. Pero sa akin, 5.7 million. Ilan ang ano yan? 31K, yun sa iyo 3M pa lang. Dito sa akin 3M pa lang. Sa akin ang count na 5. Makita mo, iba 3M. 5.7 million na. 5.7 million. Maraming nga nagsasabi dito, 5.7 yung nakikita nila. Oo. So, ganun na kadami in one day. So, ibig sabihin, nagpapanik na sila bakla. So, nagpapanik na yan. Dapat lang sila magpanik. Ano yan? Sorry. Dapat lang ako sila magpanik kasi imbis na mamitigate yung ano, imbis na mamitigate yung galit ng mga tao, na-aggravate pa lalo dahil doon sa kasinungalingan nila. Sino yung Adriel Assis? Ah, yung Adriel Assis. Saan? Ba't malaki din yung 11 million doon kay Adriel Assis. 11 million. Talaga, nasan ka, Adriel?
Hindi, baka rich yun. Baka rich. Hindi, meron doon nag-ano si Adriel Assis nag-share. Ah, meron siya. Yung Adriel Assis. So, ay, grabe. Bakla, 11 million yung kanya. Pwede nga nila. Pwede nga nila. Iba pa to. Ito, pakita ko sa'yo. Iba pa to yung kanya. Can you imagine 11 million plus 5 million? That's 16 million. That's practically half of your voter. Takay na lahat nakakita. Harbatera. Tingnan mo, sinad kasi yung link, bakla. Bakla, 11.4 million plus 5.7. That's already your voters. Pero, Diyos me. Ayun, teka, i-open ko lang ha. For everyone to see. Tsaka para makita rin nila, Lisa, since nanonood sila nitong live. Ayan. Ala, grabe sa akin, 6.1 million lang yung lumalabas. Ba't ganon? Ayan, Adriel Assis, 6.1M. Grabe, wow. Solid yung react ko. Oh. Solid yung reacts. 99% na natatawa. Bakit na lahat? 191 lang yung nagulat, Bex. Girl, kulay yun sa'yo. Ano nga siya, 11 million? Ano siya, 11 million? 11 million. Sino ito ba si Adriel Assis? Ano ba to? At ano lang siya, ang followers lang niya, bakla 1,344 followers. Ibig sabihin niyo, ang tao talaga na loka. Bakla, ang followers mo, 1,344. Tapos 11 million. Tapos yung video to, ng video to, nagkaroon 11 million 11.6 million. Ibig sabihin ito baka sa mga NCR Mata vloggers, ano? Nakikausap po sila kasi ano na daw, sobra na daw. Ah, sobrang gasgas na daw itong issue. Tigilan na daw yung pagbanat kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi na ako kinaya ng mga trolls na hinayak nila para ipagtanggol, para mag-react, para mag-comment dito sa issue na to. Kasi oh, yung taong bayan na dumagsa sa kanila. Huwag kayong mag-alala, sa susunod na eleksyon, ganyan ang magiging suman yan. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, makikita nyo yan sa susunod na eleksyon. Wala. Pagka hindi to minuyang si Lisa Araneta Marcos, naku, malapit na yung 2025 president ay senatorial election. Lahat ng ginagawa nilang yan, eh, babalik po lahat yan sa ano, pagka, ano na, pagka kampanya na. Hindi mo to na-anticipate si Adriel Assis kasi hindi to kasama sa kanilang inaano, ibig sabihin, yung kay MJ, controlled pa yon. Controlled pa yon. Controlled pa yon kay MJ. Kasi nabayan niya si MJ eh. Yes, oh, yes. Controlled pa yon kay MJ. Itong kay Adriel Assis, kasi nga, kaya nga ang sinasabi ko, yung mga vloggers po dito, sa Facebook, ganyan, please recontent us. Kasi hindi pa kayo sa ginugurgor. Yes. Wala kayong pakialam ako, wala akong pakialam kahit i-recontent mo ko. Yes. You don't need to make paalam, you know. Mm-hmm. Just spread the masasamang balita. Anyway. Kasi, nasa inyo ang susi eh, ng pagkalat ng impormasyon. Kasi hindi naman kayo binabantayan. Hindi kayo binabantayan, right. Hindi nila kayong bantayan lahat. So, so always, alam mo ito sa Adriel Assis, bakit mo ito babantayan eh, ang followers si 1,300 lang. Tapos walang political content. Wala siyang political content. Yeah. So, ibig sabihin, oh my God, parang, na-surprise talaga. So, ngayon, sobrang taranta nila, hindi pa bumababa yung tama nila, gumawa na sila ng statement. Basta, nakakalala. Statement, no? Paano nangyari ito lang? sabi ni MJ, ah, sabi ko sa inyo, magkaibigan yung dalawang yan eh. Kasi si Lisa, ay, si Cheese yata, batch 54, tapos, who's older ba? Lisa is older, no?
Lisa's older. Cheese is Lisa is batch 54. And then Cheese is batch 64. 10 years difference. Tapos magkaibigan. 10 years ang difference na nila. So parang, ang dami namang assumptions dito, madam. Bukla ako, kahit ako ay naging homeless at kumain ng leftover sa SM Manila, bakla hindi ako nang hugot ng inumin. Ng drinks ng iba. Dahil nagka-unhygienic. Bakla! Alam mo ba, kahit kami mag-jowa, hindi kami nag-iinuman sa baso ng isa't isa. Dahil putang ina, ang daming baso. Hindi ka kumuha ng baso mo. Saka, Madam Lisa, nakasalamuha kita, girl, ha? Nakasalamuha kita ilang beses sa ating buhay. Bakit hindi ka uminom ng ibang baso ng iba? Hmm. Diba? Ano ba ito? Uhaw na uhaw ka ba? Bets ko. Kung uhaw na uhaw ka, hindi kami naniniwala na walang tubig sa iyong sasakyan. Dahil ang tubig ay isang importanteng kasama parate ng lahat ng sasakyan ng presidente. Yes. Water is life. Water is important for the safety of the first family, the first couple, what have you. Kahit nga yung mga ano, yung mga cabinet secretary, girl, Bex, yung mga dito na may alam sa mga bodyguard, do you really think that you would let someone leave without you carrying water? It's impossible. Yung ma, it's meron lang talagang, nakakaloka pa kasi kumuha ka, binalik mo, pagkata dito mo, kumuha ka yun isa pang anak. Tapos yung statement mo, ang haba-haba ng pagkaka-explain mo, pero ang ending, wala kayong pakialam kung ginawa ko siyang waiter kung nag-biruali kami. Actually, dun ako nang gigigil talaga ng wagas. Yung justification. Wala ko nakagagod ako kasi nag-explain. Oo. Kasi parang ganun yung ano niya, napagod ako kasi ano, parang isang oras akong nakikipag-chikahan sa mga dignitaries and international representatives. Parang, tapos naisip mo, Bex? No, it was talaga, yung mischievous attitude mo, ilalabas mo talaga sa harap ng mga dignitaries? No, she made it look like Cheese was offering her the drink. Diba sabi niya sa statement niya? Hindi, ang sinabi niya, you could use a drink, tapos sabi niya, you bet. And so, I missed you. What is... Yan ang natin makikita, mga kababayan, na hindi maganda yung nagbibida-bida, lalo na kung isa kang public figure, asawa ka ng presidente, tapos ang hilig mong umepal, yan ang mangyayari sa inyo. Sa tingin natin, hindi sa bagay, marami na hong... maraming mga kontrobersya ang kinasasangkutan ngayong mga panahon na to itong si Lisa Araneta Marcos. Naniniwala ho tayo, hindi ho ito ang huli. Ha, kasi meron ho yung turkey extraction, yung PCSO, pakikialam sa pamahalaan. Napakarami ho yung kontrobersya ang kinasasangkutan ngayon. Sa tingin ho natin, itong panghahablot ng alak na to, hindi ho ito ang huli sa mga... kontrobersyang makikita natin gagawin itong si Lisa Araneta Marcos sa nalalabing apat na taon ng pamumuno nitong si Marcos Jr. Glass of champagne, took a sip, and told him, ew, hindi naman malamig ang champagne mo. Bakla ang dami conversation. I think the entire exchange took all of 10 seconds. Parang, bakla ang bilis naman. Bakla yung pagsip mo pa lang eh. Bakla 10 seconds sa'yo, bakla tagal. Bakla hindi ka na nagsip. Girl, ang lalim ng lunok mo doon, no? Ipalabas mo, girl. Ipalabas mo yung video. Tingnan mo kung gano'ng kalalim ang lunok ni madam. Ipalabas mo. Ito. Yang si Sas, mahirap pong maging kalaban yan sa totoo lang. Mahirap maging kalaban niya sa politika. Mahirap. Mahirap kalaban niya. Mas mo kung gaano kalalim yung lunok niya dyan, ha?
tingnan nyo ha, mga kababayan, we have to be objective about these things, no? Objective. Okay. Ayan. Malinaw ha. Kailangan mo, girl. Para makita nila kung tagalin mo yung music. Okay. Para makita, pagmasdan nyo kung gaano kalalim ang ilunok niya, at bilangin yung seconds, ha? Tingnan mo yung seconds, girl. Ilagay mo yung ano para makita natin yung seconds. Ayan. Okay. Ayan, lunok. Bakla, ang lalim ng lunok. Hindi mo nakita. Girl, ang lalim ng lunok. Bakla hindi sip yun. Girl, ganito ha. Ganito ang sip, madam. Teka, pupunta ako sa RTVM para yung, ano, para hindi pixelated yung, ano. Hindi pixelated yung... Panoorin yung ang lalim ng lunok niya. Talaga, ganon! Parang, bakla ang sip, walang lunok. Ganun nga yun, sip. Tapos yung kamay niya, nag-reach out na, hindi pa nakaposisyon si Bongbong. Umpalito eh, dapat, you know, as a lady, hindi ka dapat na unang kumukuha ng alcohol kaysa sa asawa mo. Yung asawa mo dapat na unang-unang humahawak ng alcohol because you're a lady. Girl! Girl! Ayan, ito. Kung uhaw ka, alcoholic lang ang umiinom ng alcohol kung uhaw at pag-uhaw. Kung ka, iniinom mo tubig. Abaga na pa natin ng bagal 5. Ayan. Oh, ayan. Papunta na si Madam. Okay. Oh, tumalikod. Hindi nga siya, hindi nga niya, inay-call up nag-reach out na, yun, nag-reach out na, tapos mag-op, op. Oh. Ayan. Hindi na masyado makita. At tingnan niyo yung lunok, ha? Tingnan niyo yung lunok, ha? O, di ba, tungga, pak! Oh, lunok! Yung lunok, yung lunok, yung ano? Girl, yung lunok mo, no? It reminded me na it reminded me of an X-rated moment in my life. Nakaganon ba yung face? Nakaganon ba yung face? Oh. Tapos, sasabihin mo, sip. At nakakaloka nun, gumanon muna yung kamay bago gumanon si cheese sa kanya para may sabihin. Nadukot na bago sure? Pag-upload yung cheese. Diyos me. Sigurado ka. Parang, ang ano ko naman parang, basta mag-explain ka, papahama na sinabi mo, huwag biton, eme, tapos tatapusin mo na yung statement mo na, ang ibig mo naman sabihin dun sa dulo ng statement mo is, wala kayong pakialam kung ginawa ko siyang waiter or kung naging gentleman siya, kami na lang yun. Eh, bakit ka nag-explain? Parang yung between dun sa paghugot niya ng alak at saka yung pag-inom niya tapos yung ew, di naman malamig, kineme. Parang madam, saan nakalagay yung hindi naman malamig, kineme. Eh pagkahugot mo, pagkalunok mo. Talikod ka agad. Ayun oh. Tapos oh, may ganun ka pa nga, di ba? Baka ganun pa kayong bibig mo bago ka tumalikod. Nawala ho eh. Itong si Cheese. Nawala ho yung angas niya. Di ba naging Senate President siya? Tapos yung dating parang wala. Ang lakas niya sa Senado kasi naging Senate President ka eh. Ngayon biglang lumabas tong issue na to. Bigla akong lumiit ang tingin ng ating mga kababayan dito kay Cheese. No, doon sa ginawa sa kanya na yun, itong si Lisa Araneta Marcos. Iniisip po natin kung ano kayang
ano kaya nararamdaman nito ni ano nitong si Zubiri? Natatawa ko siguro siya, no. Yan, gusto mo yan, ha. Gusto mo mag-Senate President, ha. Yan. Paano masasabi yung ew? Ew yung Japan, hindi mo malamig. Well, dito nga nagtatapos ang video ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot sa aming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.